Magandang gabi po. Welcome sa ating programa Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay atin pong discussin ang topic, ang problema po ni Aling Isabel na taga, ano, taga Antipolo. Diabetic po ako, may tooth decay, nagkaroon po ako ng sakit sa puso, pagkaraan po ng pagkabulok ng aking ngipin. Yan. Meron pong ebidensya na merong connection pagitan po ng tooth decay at sakit sa puso. Sabi po sa research, merong epekto ang pagkakaroon po ng bulok ng ngipin dahil po doon sa bakterya at sa pamamaga. Yung bakterya nando doon sa pamamaga ng gilagid, pwede itong pumasok sa daluyan ng dugo. At pwede itong mag-travel sa iba't ibang bahagi ng katawan, kasama na yung puso. At ito po ay nakaka-trigger ng pamamaga, isang susi ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang pagkakaroon ng bakterya sa puso ay nagiging dahilan nito ng inflammation. Kaya isang factor po ng atherosclerosis, yung pag-build up ng bara sa mga ugat, nagiging dahilan nito ng heart disease. May relation yung inflammation. Kasi po yung ating immune system, naturally, ito po ay natitrigger yung inflammation para protective response to injury or infection. Siyempre, pag may infection ka, ang ginagawa ng ating immune system, iti-trigger niya yung inflammatory chemicals sa ating katawan. Ito yung protective response natin sa injury or infection. Dahil magpapadala ng white blood cells at para labanan yung mga bakterya at para ma-repair yung damaged tissue. Yung acute inflammation, ito'y beneficial. Makatulong sa ating recovery. Paalala mo na po sa ating pong supplement na vitamin C. Ang vitamin C po ito'y nagko-contribute sa collagen synthesis. Importante ito para magkaroon, important protein ito para magbigay ng good tooth structure, support and maintenance. Ang vitamin C ay tumutulong sa calcium deposition, mineralization, at nare-reduce yung pagkabulok ng ngipin. Kaya para ikaw ay huwag mabulok ang ngipin at maiwasan ng sipon at ubo, ay uminom ka ng vitamin C. Ang sipon at ubo, para hindi ito tumagal ng 2 weeks or 1 month, kailangan mag-take ka ng vitamin C. Ito po ay water-soluble vitamins, meaning hindi ito nai-imbak sa ating katawan. Kaya kailangan ng vitamin C every day for growth and repair. Tumutulong para makagawa ng collagen, important protein, para tumibay yung ating balat, buto, at saka ating mga ligaments and tendon and blood vessel. Kaya kinakailangan po ang vitamin C sa pagpapagaling ng sugat at pag-maintain ng kalusugan ng ating buto at ngipin. Tumutulong po ang vitamin C sa pag-absorb ng iron. Kaya kung meron kayong chronic inflammation, nakaka-damage ito ng cell, yung mga inflammatory molecule, ina-attack yung healthy cell. Nagiging dahilan nito ng tissue damage and dysfunction at nagpapakapal ito ng mga blood vessel. Kaya nagkakaroon ka ng chronic inflammation, nagkakaroon po ng peklat or fatty deposits sa mga ugat, sa wall ng ating ugat. Nagiging dahilan nito ng atherosclerosis. Kaya napipigil yung normal flow ng dugo sa daloy ng ating ugat, restricted ang blood flow sa vital organ tulad ng heart, brain, and kidney. Kaya ngayon, ito pong ating vitamin C, tumutulong po para maiwasan yung pagbabara ng ugat, maiwasan yung stroke at heart attack, maiwasan yung paninigas ng mga arteries at nagiging primary cause ng disease. Kaya ang bulok ng ngipin, natitrigger yung chronic inflammation. Pag nagkaroon ka ng chronic inflammation, pinagsisimulan ito ng pagbabara sa daluyan ng ating ugat, kikipot yan. At kaya nababawasan ang daloy ng dugo sa muscle ng ating puso. Kaya ito pang mga bara na to pwedeng mag-accumulate sa daloy ng dugo. Kaya resulta, nagkakaroon ka ng heart problem. Kaya maganda po para maiwasan natin
ang mga sakit sa puso, sanhi na mga inflammation na mga sakit ng ngipin or infected ng ngipin, ay mag-take po tayo ng vitamin C. Malaking tulong po ito para kung meron kayong chronic gum disease, ay para hindi ma-damage yung mga blood vessel, maiwasan ng heart attack, stroke, maiwasan ng cardiovascular issue, mag-take po kayo ng vitamin C. At samahan nyo na rin ng pag-take po ng Super B Complex. Yung dalawa na yan, magkasamang inumin mo para lumakas ang immune system, protektahan ang katawan mo sa infection. Kaya maaring inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Inumin mo to once a day at malaking tulong ito para sa kalusugan mo. Pwede po kayong magpa-deliver nitong mga health products natin na to. Bigay nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number ninyo. Makakarating sa bahay mo. I-charge lang sa inyo ang shipping fee. Basta mag-PM kayo sa akin at sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. No? Alam mo, para maiwasan natin yung masira yung ating ngipin at hindi ma-infect, kailangan i-focus natin yung kumain ka ng prutas at gulay at mag-provide ng essential nutrients para lumusog ang ating cardiovascular system at magkaroon ka ng vitamins and minerals and fiber. Limitahin mo yung sugary drinks, processed food, and healthy fats. Nagko-contribute ito sa pagkabulok ng ang ating ngipin. Kundi, kumain tayo ng mga crunchy fruits, vegetable like apple, celery, carrots. Ito pong prutas na to, apple, carrots, celery, ito po yung nakakalinis ng ating ngipin. At saka, limitahin nyo po yung mga sugary and acidic food. Dahil yung sugar and acid, pinakakain yung bakterya, nagko-contribute sa pagkabulok ng ngipin. At mag-inom tayo ng tubig, kasi ang tubig tumutulong para ma-wash away mga food debris at ma-maintain ang healthy saliva flow. Nakakatulong para ma-neutralize ang acidity at ma-protektahan ang ating ngipin. Kaya nga po yung pag-inom ng tubig, nakaka-wash away ng mga leftover food, mga residue na nagpo-form ng cavity dahil po ang mga bakterya ay nananatili doon. Tapos yung mga tubig na iniinom mo, nadadilute yung acid na pinuproduce ng bakterya sa bibig mo. Kaya para the best way para ma-stop yung tooth decay, lagi kang umiinom ng tubig, magmumuka ng tubig. At pagka ikaw ay may diabetes, susceptible ka sa gum disease, heart disease, sinasuggest na i-control po ang blood sugar level nyo. Kasi pagka mataas ang sugar mo, mahina ang immune system mo at saka ability mo to fight infection. Kaya susceptible ka sa gum disease pagka mataas ang sugar level mo, nadadamage yung blood vessel throughout the body, kasama yung puso, may panganib sa heart disease. I-maintain mo yung good oral hygiene, meron kang regular brushing and flossing. Napakahalaga nito sa mga diabetic para ma-prevent yung gum disease. Ang pag-control po ng blood sugar level, napakahalaga dito sa pagmamanage ng diabetes at maiwasan yung sakit sa ngipin at sakit sa puso. I-adapt mo yung healthy lifestyle, balanced diet, regular exercise, stress management. Kaya ngayon, alam mo yung calcium, magnesium, kasama po ng vitamin C Super B Complex, nagpapatibay ng buto, pampatibay ng muscle at relaxation. Ang calcium magnesium, tumutulong ito para ma-relax yung ating katawan at isip para matulog tayo maaga. Nare-regulate yung production ng melatonin hormone na pupromote ng masarap na tulog. Available po yan sa Patnubay. Yung pong oral hygiene and overall health, ang pag-maintain ng good oral hygiene through regular brushing and flossing, mapiprevent po yung gum disease. Kaya para ma-reduce yung sakit sa puso, kailangan manatiling malinis ang ating ngipin, malinis lagi yung ating bibig. Alam mo, pag tayo po ay merong problema sa gilagid, no, ay sumasama sa circulation ng dugo yung mga bakterya na nagkukos ng pamamaga ng gilagid.
Kaya pag sumama yan sa circulation ng dugo, may kasamang bakterya, pwede itong kumapit sa heart muscle po natin. Napakahalaga na i-maintain mo yung oral hygiene mo. Mahalaga ito para maiwasan ng heart disease. Kaya kailangan meron kang regular dental check-up and cleaning, meron kang early detection and treatment ng gum disease para ma-prevent ang paglala at potential complication ng gum problem. Kaya nga po yung twice a day, mag-toothbrush ka, mag-floss ka daily, pwede kang gumamit ng mouthwash para natilihin yung bibig mo na malinis and free of bacteria. I-maintain mo yung healthy lifestyle, tulad po ng sabi ko, balanced diet, exercise regularly, and no smoking. Absolutely, ito pong para ma-prevent ang tooth decay and heart disease, ang advice po ay iwasan talaga yung mga bisyo ng paninigarilyo. Paalala po sa ating crystal oil. Ang crystal oil po natin, maganda po ito na nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Kasi yung amoy niyan, nakaka-relax, mapatulog, nakakalis ng kirot at sakit at pamamaga. Kung may arthritis ka, meron kang muscular pain, ihaplas mo yon. Nai-improve ang sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo, nagki-clear yung congestion, nag-improve yung respiratory health mo. Yung magandang remedy dito kung meron kang shoulder pain, pag napasukat para hindi ito magpaltos, pag nauntog ka para hindi ka mabukulan, pahiran mo ng ating crystal oil. Nakaka-relieve ito ng kabag, bloating, stomach cramps, nakaka-relieve ng nausea and vomiting. Kung kakagating ka ng lamok, ay siya'y lalayo. At kung nakagat ka man, mawawala yung kate pag pinahiram ng crystal oil. Available po ito sa Patnubay. Kasama po nito yung ating activated charcoal. Ginagamit na po ito libo-libong taon na. Meron siyang antibacterial properties, ang ating activated charcoal, pumapatay ng bakterya, nakaka-reduce ng inflammation, nare-reduce yung pamamaga ng bituka, nag-i-improve yung kalusugan ng ating bituka, nape-prevent yung passage ng harmful substances sa ating bloodstream, at tinitrate yung poisoning, nape-prevent yung hangover, nape-prevent yung drug overdose, nare-reduce po yung diarrhea, nare-reduce po yung na-absorb niyo yung gas at toxin sa bituka. Kaya magandang solution ito sa bad breath. Available po ito sa Patnubay, no? Alam niyo po yung physical activity nagre-regulate ng blood sugar and blood pressure. Kaya maganda po ang napakahalaga ng kalusugan ng ating ngipin, ng ating bibig sa ating cardiovascular health. Ang exercise nakaka-reduce ng stress and inflammation, kaya ito'y protection sa chronic condition. Kaya dapat makipag-usap kayo sa dentist kung meron kayong concern tungkol sa oral health mo. Kasi may panganib na magkaroon ka ng sakit sa puso, lalo na kung diabetic ka. Kailangan mo ng personalized advice and guidance. Iwasan ng smoking kasi ang smoking, ito'y very harmful sa ating oral and cardiovascular health. Nadadamage yung mga tissue, nag-i-increase yung inflammation, nagpo-promote ng blood vessel constriction. Kaya para ma-improve ang oral health and overall health mo in the long run, i-maintain mo yung good oral hygiene. Brush your teeth twice a day, floss regularly, bisitahin mo yung dentist mo for check-up. I-maintain mo yung good oral hygiene and regular dental check-up. Ito effective way para ma-prevent po ang tooth decay. May mga natural remedy na pwede mong gawin. Yung chronic stress ay nagpapalala ng inflammation ng iyong gilagid. Kaya kailan mag-practice ka ng relaxation technique, meron kang enough na tulog. Kasi pag kulang ka sa tulog, merong negative effect ito sa ating oral and cardiovascular health. Kailangan meron kang 7 to 8 hours na tulog gabi-gabi. I-maintain mo yung good oral hygiene sa pamamagitan ng regular check-up sa dentista mo. At kailangan po nito ay meron tayong mga gumamit po kayo ng mga reseta ng doktor. Alam, meron pong payo, yung tinatawag na oil pulling.
magmumug ka ng isang kutsara ng coconut oil ng 15 to 20 minutes. Pag matagal mo nang nakababad yung ngipin natin, parang nag-gurgle ka ng langis ng nyog, magtutubig yon after mga 15 to 20 minutes. Nakakatanggal ito ng mga bara-bara sa ngipin at nakakatanggal ng bakterya. Sabi po rin sa research, yung coconut oil na ibabad mo sa bibig mo, i-gurgle mo yon, ito'y nagtatanggal ng mga ano, ng mga bakterya. At na pinapanatilihin niya yung good bacteria mo at sinusuport niya yung laway in keeping your mouth fresh, no? Kaya ito po, yung coconut oil, ibabad mo yung ngipin mo dyan, 20 minutes, mag-gurgle ka dyan. Ito po yung magandang pangalis ng stain or yung pangingitim para gumanda yung kulay ng ating ngipin. Pwede ka rin sa isang basong tubig na warm water, magtunaw ka ng isang kutsarita ng asin. Ito'y tumutulong para ma-neutralize ang acidity, ma-promote yung healing ng minor, yung mga sugat sa bibig. Meron mga herbal na amersya na antimicrobial property, panlaban sa bakterya. Ito pong oil of oregano. Ito po'y nakaka-stop ng decay. Ito'y natural antiseptic, nagpiprevent ng tooth decay. Yung oil of oregano, na-discovery nila, ito pong oil ng oregano ay very siyang strong antimicrobial properties. Kaya ang gawin mo lang, mag-brush ka ng oil of oregano daily, ilagay mo dun sa toothbrush mo, at tapos i-brush mo, ito'y napapabagal ang growth ng cavities at maiwasan mo yung tooth decay. Iyan po, itry nyo yan, ha. And then, baguhin mo yung diet mo. Huwag kang mag-consume ng mga sweet, sugary snacks, sweetened drinks, fruit juices, or soda. Ay ito yung mabilis mag-spread yung harmful bacteria pag yan ang iyong lifestyle. I-reduce mo yung consumption ng sugar, sugary snack, and beverages. Pwede kang gumamit ng straw pagka umiinom ka ng mga fruit juices or soda, no? At saka iwasan mo yung kumapit tulad ng tsokolate, kumapit sa ano mo, ngipin mo. Ito yung magandang idea na i-brush mo yung ngipin mo, mag-dental floss ka pagkatapos mong kumain. At pwede ho kayong magpareseta ng good antibacterial mouthwash para ma-prevent yung sugar residue manatili sa bibig mo. Kasi yung mga naiwan na latak na sugar sa bibig mo ay pinapapakain mo yung bakterya. Inaalaw mo na mag-multiply, mag-spread yun pag merong kumapit na sugar doon sa ngipin mo. Yung ating activated charcoal, meron po kasing toothpaste na may charcoal, di ba? Yung toothpaste mo, buburan mo, buksan mo yung capsule, ibubud mo yung ating activated charcoal. Nakakatanggal ito ng stain ng ating bibig. Nakakatanggal nito ng tartar, nagalis ito ng stain pag nagbabrush ka. Pag-take ka rin ng omega-3 fatty acid, maiwasan ng dental disease like pyorrhea. Ang omega-3 fatty acid nagpiprevent ng heart disease, nagpiprevent din ito ng gum disease. Yung po isang uri ng gum disease, yung periodontitis. Ito, nawawala yung ngipin mo, nagkukos ng bad breath, at namamaga, at nagbi-bleed yung gums mo. Kaya tuloy nagkaka-bad breath ka. Kaya maganda para sa kalusugan ng puso at utak, yung omega-3 fatty acid para lumakas ang immune system mo at para sa ganon ay nagpiprevent ito ng stroke at nakokontrol yung mga inflammation like ito pong sakit, gingivitis, no?
meron pong role ang Super B complex, vitamin C, omega-3 fatty acid, protective role sa cancer and other condition like tooth decay. To, kaya inulit ko, may connection. Sabi mo nga, diabetic ka, pagkatapos na namagay ngipin mo, nagkaroon ka ng problema sa heart na maga. Kasi yung mga bakterya doon sa gilagid mo, napasama sa circulation ng dugo at ito'y kumapit sa puso mo. Kaya kung kayo po ay may mga ganitong problema, ni-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman Facebook page, ang aking official FB. Ito pong ating pong patnubay sa kalusugan. Please click subscribe. Pati yung i-follow, like, and share po ninyo, no? Kung kayo po ay interesado sa ating mga health products na is nyo pong mapadeliver sa inyo, mag-iwan lang po kayo ng message sa aking FB account sa Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para maihatid yung items na o-orderin nyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Nulit ko po ay dadako na tayo ngayon sa ating food for thoughts. Ngayon po ay taong 2024 na. Kaya kailangan po sabi, every day is a new day. Along with the joy and excitement each day na dinadala sa atin, meron mga tayong unexpected changes and uncertainty. No matter what obstacle na ang kaaway ay hinaharang sa atin daan, sa halip na magalit ka, mag-frustrated ka, despair ka, choose to be like Jesus. Handalin mo ang mga challenges with grace and dignity and love. Sa Panginoon nating Jesus ay wonderful example how to live a life of love. No matter how tired he was, he always treated people with kindness and respect. Kaya sa ang binga po sa Philippians chapter 4, verses 5 and 7, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo. Kristo Jesus, kahit siya'y likas sa tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos. Halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapatay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, pinanganak siya tulad ng karaniwang tao at si Kristo ay naging tao. Yan po ang ating pong mithiin sa tang ito, yung ating goal, to be like Jesus. Maganda gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.